alam natin na emergency yung alaga natin, dalhin na natin sa malapit na clinic para mabigyan ng lunas, para ma-save sila. Okay? Dok, nagtatae po yung alaga ko pero masigla naman. Dok, nagsuka po yung alaga ko pero okay naman siya. Dok, nagtatae, nagsusuka po yung alaga ko, hindi po kumakain, bagsak po yung katawan niya. Yan ang mga common na tanong na nare-receive ko dito sa FB page at sa YouTube page. Kaya ko ginawa itong video na to ay para magkaroon kayo ng first aid kung paano o ano ang gagawin nyo sa bahay kung sakaling nagsusuka o nagtatae o nagsusuka at nagtatae ang inyong mga alaga pero masigla at active naman. Annyeong! Mga animal! Mga animal lovers! Annyeong! Okay, tandaan na itong first aid na to ay makakatulong sa inyong mga alaga kung ang inyong alaga ay hindi bagsak ang katawan and responsive, hindi yung nakahiga na lang, dehydrated na, yung alam natin na kaya pa bang obserbahan itong aso na to, itong pusa na to, then pwede nyong gawin itong first aid na to. Pero syempre, hindi ito yung final outcome ng gamot. Kaya nga first aid, kung ano lang yung pwedeng gawin nyo sa bahay nyo or kung kaya pa bang obserbahan yung alaga nyo bago nyo dalhin sa nearest clinic. Okay, so regardless sa cost ng pagsusuka, pagtatae ng inyong alaga, ang una-una nyong gagawin kapag nakita nyo ang inyong alaga na nagtatae at nagsusuka, pinakauna nyong gawin ay ang fasting. Fasting, ibig sabihin no food, no water intake. Usually, pwede itong tumagal hanggang 24 hours na hindi nyo sila bibigyan ng pagkain. Siyempre, hindi naman agad-agad huwag nyong bigyan ng pagkain ng 24 hours. Pwede nyo obserbahan muna ng 6 to 8 hours. Kunwari, nagsuka o nagtae ang inyong alaga. Pero masigla naman. Pwede nyo hindi sila bigyan ng pagkain o tubig ng 6 to 8 hours at least. So, kapag natapos na yung observation na yun, pwede nyo itry bigyan ng tubig. Pero yung tubig, konti lang. Kasi kapag yung binigyan nyo ng isang madaming tubig, kung tendency, malakas yung appetite ng dog, since uhaw siya, uubusin niya ng isang meal lang, isang upuan. So, ang tendency, magsusuka na naman siya. Kapag hindi na nagsuka, after nyo bigyan ng tubig, after 1 hour, bigyan nyo sila ulit, pwede nyo nabigyan ng other food na kasama, and then pag hindi nagsuka, okay na. Okay? Pero pwede nyo yan i-observe ang aso nyo hanggang 24 hours. Walang food, walang water, basta masigla ang aso nyo. Alam naman natin kung ano yung pwedeng obserbahan, ano yung hindi. Okay? Usually, pinaka parang baseline lang natin kapag smaller breed or small dog ang aso mo, pwede mo obserbahan hanggang 6 to 12 hours na walang food, walang water. And then pwede nyo nabigyan ng pagkain, ng tubig, ng pakonti-konti. And kapag larger breed naman or large dog yung alaga mo, then pwede mo silang i-withhold, pwede mo silang i-fast ng 12 to 24 hours as long as active, responsive ang alaga mo. So, bakit natin ginagawa yung wag natin muna sila pakainin ay pahingahin naman yung stomach ng inyong alaga. So, una-una, syempre, pag nagsuka yung alaga nyo, and then bibigyan nyo agad ng pagkain, tendency magsusuka talaga yan. Give time para makapagpahinga yung organs ng inyong alaga. Kaya natin pina-fasting. At the same time, habang pina-fasting, observe nyo, meron ba kayong pagbabago sa food? Pagbabago na pagkain na binigay sa alaga nyo? Meron bang bagong toys na binigay nyo recently? Meron bang recently behavior, recently activity na napuntahan nyo and then biglang nagtae yung alaga nyo? Fasting na siya and then tuloy-tuloy pa rin yung pagtatae at pagsusuka ng inyong alaga, tumamlay, dehydrated, talagang bagsak yung katawan, then that's the time na huwag na kayong mag-antay na obserbahan ng inyong alaga, dalhin nyo na sa malapit na clinic para ma-check, para mabigyan ng lunas or mabigyan ng nararapat na gamot para sa inyong alaga. Kung meron tayong ibang dog sa bahay, i-isolate nyo na sila or ihiwalay nyo na sila sa kanilang mga kasamang aso or kasamang pusa sa bahay. Okay, pangalawa na pwede naman natin gawin ay ang give bland diet on the patient. So, ibig sabihin, pwede tayong magbigay ng high fiber ng mga pagkain sa ating alaga. So, kung walang vomiting, walang diarrhea after 6 to 8 hours or after fasting na ginawa mo sa alaga mo, ang una nyong pwedeng ipakain ay ang mga recovery food.
gastrointestinal food at least 1 to 2 days. And then, kung wala pa rin pagsusuka, pagtatae, active pa din, pwede nyo nang i-mix yung gastrointestinal or yung mga medicated food sa normal dog food with 50-50% ratio. So, half nung medicated food and then half nung usual food niya. And then, after 2 days, pwede nang regular food na ibigay nyo para lang hindi mabigla ulit yung katawan o yung stomach ng alaga nyo. So, syempre, since first aid yan, kung wala man tayong mga recovery food, wala tayong mga medicated food, pwede ang mga boiled rice, potatoes, pumpkins, makatulong yan sa kanila. Pangatlo naman na pwede nyo ibigay ay ang mga powder na hinahalo sa tubig para ma-prevent ang dehydration. So, ang sikat ay ang dextrose powder, any brand, pwede nyo gamitin. Kali wala tayong stock ng mga dextrose powder, saka sarado na yung mga clinic, malayo tayo sa clinic. Pang human na pwede nyo ibigay ay ang ORS or oral rehydration salt and ang Pedialyte. Yan. Para lang hindi sila ma-dehydrate. So, kung sakali, kung wala talaga tayong makuha ng dextrose powder, okay din naman yung mga yan. Lalong-lalo na meron niyang electrolyte. Makatulong yan sa mga nagtatae, nagsusuka ng alaga natin. Okay, so last ay ang giving probiotics in your dog. So, maraming brand na available sa mga pet shop, veterinary clinic, then pwede kayong bumili and pwedeng yun munang ibigay nyo sa inyong mga alaga. Probiotics, hindi po antibiotic, okay? Safe po ibigay yung mga probiotics kasi it can help the digestive system of your pet, of the dog or the cat, and at the same time, it regulate the digestive issues. So, ito yung pinapaikli niya yung duration ng pagtatae ng alaga nyo, and then it can also lessen the discomfort of your dog. Syempre, may mga side effect din yung mga ipapainom natin, so make sure na tama yung dosage na ibibigay nyo. And, inuulit-ulit, these are the first aids or the home care treatment na pwede nyo ibigay sa inyong mga alaga. But it does not mean na once na binigay nyo ito, dapat umokay na. Which is kung mild problem lang yan, mild digestive issues, gagaling at okay ang inyong mga alaga. Pero kung hindi, baka viral or bacterial or protozoal, any digestive problems na pwedeng mag-cause na habang inaantay nyo palang obserbahan, nagiging delikado na yung pasyente or yung alaga nyo. So, kailangan nyo pa rin observe kung kaya pa ba ng alaga nyo yung pag-o-observe na ginagawa nyo. Okay? First aid lang to na pwede nyo ibigay sa inyong mga alaga. So, baka may marinig ako or so baka sabihin yung binili ko naman, sinunod ko naman yung mga payo niya pero hindi pa rin gumagaling, namatay yung alaga ko, worst scenario, namatay yung alaga ko, baka pala hindi yan mild issues, diba? Baka hindi pala yan minor lang. Major problem na pala yan na hindi natin na-resolve agad-agad. Okay? So, sana kung alam natin, emergency yung alaga natin, dalhin na natin sa malapit na clinic para mabigyan ng lunas, para ma-save sila. Okay? Okay, so hopefully nakatulong itong video na to. And don't forget to like, subscribe, and comment down below for any suggestion na gusto nyo i-cover for the next topic. Thank you!